sa pagkukondisyon po ng ano na karanasan ko po diyan sa tilapia, talagang dapat aalagaan mo ng maganda, maayos na yung hindi mamamatay. Kailangan po talaga sariwa yung tubig na paglalagyan mo para yung isda po natin hindi mamatay. Kumbaga naman po sa harvesting naman po, ang ano ko lang po sa mga katulad ko pong nag-iisda, dapat po bago tayo magpa-harvest, bago tayo magpaahon ng isda natin, kailangan kontakin po muna natin yung mga buyer na sure na talagang kukuhain ba nila yung ganung araw para po hindi tayo naaabala rin sa oras, sa panahon. Dito po sa amin, ang kadalasan na pag-harvest at pag-aani po namin ay gumagamit kami ng lambat, kung tawagin po, na pinag-harvest po namin. May mga tao po tayo dyan na manghihila para po makakuha ng isda. 5 hanggang 4 na tao po ang ginagamit natin dyan para makapag-ahon ng isda sa pag-harvest. Dito po, 2 klase rin po yung ginagamit namin, isang pino sa isang magaspak. So pagka po ang fishpan po natin dito sa Aurora, pagka nag-harvest po kami, pag malalim po, gumagamit kami ng magaspang dahil malalim pa siya, sa medyo makapal pa po yung isda. Pero pagdating po nung mababaw na, yung talagang tuyo na po siya, pino na po yung ginagamit namin para masaid siya lahat, para makuha lahat po yung laman ng fishpan. So ano naman po kasi dito sa ano, ang pagtulad po natin na may palaisdaan, kukontak po tayo ng buyer, hindi na po tayo ang magdi-deliver po rin sa bagsakan, kundi yung buyer na po mismo ang kukuha rito sa atin para idala po rin sa palengke o sa san man nila dadalhin ng bayan, ay sila na po ang bahalang mag-ano po. Kaya sa mga mag-iisda po, wala pong problema naman yung mga may-ari ng fishpan dahil dito pa lang po, kukuhain na ng buyer, diretso na po sa palengke. Kaya wala po tayong nagiging problema sa pag-harvest ng tilapia. Opo, gumagamit din po ako ng aerator pag malalaki na po isda ko. Pagka ito po ay umabot na ng 3 to 3 and a half months, ginagamitan ko po ng aerator dahil ito po ay nakakapagbigay din kasi ng magandang conditioning doon sa isda at nagkakaroon po kasi ng oxygen. Kaya naobliga pong gumagamit din talaga ako. Bali, 3 months to 3 and a half. Yung ginagamitan ko po ng aerator yun hanggang anihin na po siya. Dito po sa amin sa Aurora, ang merkado po ng palaisdaan ay live po na inaahon sa aming palaisdaan. At yun po ang dinadala sa amin sa palengke. Ay dito naman po ang pag-harvest po rito, baga maliliit po, mga tricycle lang. Pero maramihan po, marami po silang umaangkat. At sa angkatan naman po, pagka maramihan po sila, nakakapaglabas din kami sa isang harbesan ng 1 tinolada kada harbesan. Depende po sa laman ng butas, kung gaano po kalaki yung butas o gaano karami yung laman ng butas. Pagka po ang laman ng butas ay nasa 20 to 30,000 lang po, ay nasa 3 tinolada lang po yun. 2 araw lang po yun, tapos na na-harvesting. Sa presyohan naman po siguro ay 100 po ang presyohan natin dito ng per kilo. Ito naman po ay tumitimbang ng 4, 3, and 5. Meron din po, depende po rin sa size ng isda kasi kung minsan po hindi pare-parehas ang laki. Meron po yung maliliit talaga na 8, 9, hindi po pasok dun sa market po ng pagtitinda. Kaya yun, nagkakaroon po ng kasunduan na bababa po ng presyo ng kaunti. 85 po siguro, 1 kilo nung siyaman, 8. Pero sa 6 man hanggang 3 po, 100 po yung per kilo niya. Yun po, talaga pagtati po talagang sa pag-uusapan natin dahil sa tagal ko na pong nagpapakain ng tati. Nakita naman po nila pagka ako nag-parvest, talagang mabibilog po isda, matataba, malalaki. Tsaka po malambot ang laman. Lahat po yata ng binipisyo ng tatik nasa para napakaganda po talaga. Wala pong masasabi yung mga buyer natin yan. Talagang gustong gusto po nila. Kumbagay parang hinahanap-hanap nila. Kahit wala na nga po tayo maaani, pipilitin pa rin nila.
nalulubos ng dahil lang po sa pagkain natin sa tatlo.